Hello guys, welcome to my video. So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung saan nga ba pwedeng mag-download ng Kinemaster na without watermark. So, let's start guys. Una nating gagawin guys is, syempre, kinakailangan na meron kang data or data connection. So, i-on lang natin yung data natin, mobile data. And then, pupunta tayo sa Chrome. Ayan. So, pag nakapunta tayo sa Chrome, i-search lang natin yung AC, AC Market. Ayan guys, so, i-type lang natin yan, then search. Ayan. So, kung makikita nyo dito guys, maraming lumabas na application na free. So, ang pipiliin natin dito guys is yung pinaka-updated na application na pwedeng i-download. So, let's say ito. Itong pinakauna guys. Click natin yan. Actually, yan talaga yung pinaka-updated. Click ko. Then, click lang natin yung download now. Click natin download now. Yan guys. Pag na-click natin yan, yan ang lalabas. So, download file na natin. Ayan. This type of file can harm. So, okay lang natin. Ayan guys, so nagda-download na siya. So itong AC Market is 32.68 MB guys. So hindi naman ganun kalaki. So hintayin lang natin siya ma-download guys. So kapag na-download na guys, i-diretso na lang natin siya install yung AC Market. So since meron na akong na-install, na-install ko na yung AC Market ko, i-open lang natin siya. Ayan guys, na-install ko na siya. So i-open lang natin. So, dito pala sa application na ito guys, is kailangan din ng mobile data or wifi para ma-download yung Kinemaster natin na without watermark. So, ayan, umopen na siya guys. So, may lumabas na ad. So, X lang natin yung sa taas. Ayan. So, ngayon, i-search lang natin yung Kinemaster. Ayan, Kinemaster Video Editor. Ayan guys. So, yan yung lalabas. So, kung nakikita nyo, sa unahan yung Kinemaster, i-click lang natin siya. Ayan guys. So, para ma-download guys, kung nakikita nyo, merong dalawa dito. Yung download, yung arrow na pababa, tsaka yung tatlong bilog na button. So, ang pipiliin dito guys is yung tatlong buttons na bilog. Kasi kung pipiliin nyo yung may arrow na pababa, maaring mas stuck lang kayo sa download, sa downloading, hanggang doon lang guys. So, ganito ang mangyayari kapag di-click natin yung may arrow na pababa. Ayan, na-download na siya guys. Ayan guys, kung nakikita nyo, hindi tumatakbo yung dina-download natin. So, 0 pa rin siya, 0 KB. Ganun yung mangyayari kapag yung i-click natin is yung may arrow pababa. So, i-try natin yung tatlong buttons. Ayan guys. Kapag may lumabas na ganyan, pag na-click natin yung tatlong bilog na buttons, yan yung lalabas guys. Ayan. So, piliin natin yung download APK file only via CDN. So, click natin yan guys. Then, free download. Ayan. So, medyo matagal siya guys. Ibig sabihin is legit ito. Kasi doon sa una natin i-click. So, hintayin lang natin siya mag-loading, guys. Medyo matagal konti. So, hintay-hintay lang. So, ayan. Download started na siya. So, i-check natin. Ayan, so kung nakikita nyo guys, tumatakbo siya yung dina-download natin na Kinemaster. Ayan, 4.4 MB. Ayan guys, kapag tumatakbo na yan guys, hintayin nyo lang matapos and then ready to install na guys. So since meron naman ako na-install, i-pause ko muna siya. Ayan, try natin open yung na-download ko na Kinemaster na walang watermark. So hanapin natin, asan na ba siya? Ayun. Nandito siya guys. So, open natin yung Kinemaster ko na galing sa AC Market. So,
So ayan na siya, guys. Ayan. So kung makikita nyo, guys, wala na yung watermark sa itaas. Kasi usually kapag i-open mo yung Kinemaster, makikita mo agad yung watermark. So itry natin maglagay ng video. Try tayo na maglagay ng video. So ito, dito tayo sa intro. Click natin itong isa. Ayan. So nalagay na natin, guys. Okay. Ay, nag-continue download pala yung isa. So ito na, guys. Kapag nakalagay na tayo ng video, ayan, makikita nyo wala na siyang watermark. Kasi usually yung watermark nag-appear siya sa itaas or sa ibaba ba, hindi ko na kasi matandaan, guys. Basta dyan mag-appear siya agad kapag may watermark. So yun lang, guys. I hope na may natutunan kayo at nalaman nyo kung paano mag-download ng Kinemaster na walang watermark. So thank you.